YouTube. Ngayon, gagawa tayo ng 12-volt source na pwede gamitin sa ating mga 12-volt sa TV or 12-volt sa modem. Anything na gumagamit ng 12-volts. So, gagamitin natin itong lumang power supply na galing sa ating computer. So, ngayon, para magawa yan, kailangan mong i-jumper upang dikitin yung green wire at itong itim. So, pwede mo siyang putulin or kaya gumamit ka ng isang maliit na jumper. So, ngayon gagawa na tayo ng ating jumper. Commonly, pwede din yung maliit na alambre or kahit yung sa notebook, pwede din siyang gamitin. So, ang importante is makonect mo yung dalawang wire, yung green at yung itim. So, pwede mo na siyang putulin, pero kung gusto mo pang gamitin ang inyong power supply, gumamit na lang kayo ng jumper. So ngayon, nandito naman tayo sa ating 12-volt socket. So, ang importante dito is dapat yung wire na is malaki. Para pag ginamit mo siya sa malaking load, for example, yung inyong LED TV, so hindi siya mamamatay-matay kasi kalimitan pag namamatay yung ating TV, is ibig sabihin niyan, kulang yung kuryenteng dumadaloy dun sa ating wire. So, kaya ang gagawin natin, papalitan natin siya ng medyo malaki, para at least hindi siya namamatay-matay, then di tayo magkaroon ng problema. So, medyo matagal lang ito gawin kasi kailangan mong hinangin ng gusto. Ngayon, makikita nyo yung ating finished product, yung ating DIY project. Makikita nyo dito kung ano talaga dapat ang itsura niya. Dapat sana pinalitan natin ng, or ginamitan natin ng heat shrink tubing, itong ating 12-volt socket para mas maganda siya tingnan. As mas maganda to kaysa gamitin natin ng ating electrical tape. Ngayon, isasaksak na natin siya dito sa ating 12-volt, not 12-volt, but 220-volt AC power source. So, ngayon, kahit anong saksakan siya, basta 220-volt AC. Pag sinaksak mo na siya, iwasan mong hawakan itong ating cover kasi kalimitan, lalo na pag wala kang dalang tsinelas or hindi naka-insulate yung katawan mo, pwede kanyang mag-ground or parang medyo masakit sa hawakan. So ngayon, pag sinasaksak na natin siya, makikita nyo na umikot yung fan, which means that gumagana ng maayos yung ating power supply. Para makita natin kung gumagana talaga siya, itatry natin siya dun sa ating 12-volt appliances o 12-volt device. Makikita nyo dito yung ating ilaw. So, mabibili nyo siya kahit saan-saan dyan. Ito sa solar LED light. Try natin. So, kalimitan, ang center is yung positive. O yung sa ilalim, o sa center na mismo, yun yung positive. Yung sa labas, yun yung negative.
So makikita nyo, umiilaw siya. Ibig sabihin, gumagana ng maayos yung ating device. Ito naman, titry ko siya sa TV. Kikita nyo naman, umiikot siya or gumagana siya. So, ipapakita ko sa inyo yung connection. Yan. Then, go doon sa likod ng TV. So, dati, namamatay-matay yung ating TV. Pero ngayon, okay-okay na siya. So, salamat po. Please, don't forget to like and subscribe. And click that notification bell. Salamat. I love you.